Okay, again, good morning. So, i-continue lang natin yung sa subtraction kanina and i-proceed na natin siya dun sa multiplication and division. Ayan. So, ulitin ko lang yung sa subtraction para at least hindi kayo maguluhan. Ayan. So, subtraction tayo of integers. So, for example, meron tayong 5 minus 3, tapos 5 minus negative 3, and negative 5 minus 3, ay 3, wait, adbit ko muna si Yukin. Ayan, negative 5 minus 3, negative 5 minus negative 3. Yan yung mga isasolve natin. Ayan. So, dito, 5 minus 3, parang yung sa normal na ano lang, normal na subtraction. 5, magtanggal ka ng 3, ilan ang sagot? That is 2. So, dito, 5, magtanggal ka. So, kapag nagtatanggal ka, tapos negative pa siya, that is, mag-a-add ka na. Kasi negative, tapos negative, that is positive. Or negative times negative, that is positive. And 5 plus 3, that is? 5 plus 3? 8. And next, negative 5, magtanggal ka. So, negative na siya, tapos magsusubtract ka pa ng tatlo, that is, pag-a-add mo lang sila. Si 5 and 3 kapag pinag-add mo. And same sign. So, ito ay pareho silang negative. That is why ang sagot ay negative. Negative 8. And very good. The answer is negative 8. And dito naman, since tinuro ko na sa inyo, dito sa rule na ito, na kapag may negative tapos subtraction, ayan, magiging add yan. So, negative 5 plus 3. Negative si 5 tapos positive si 3. That's why isusubtract. And follow the sign of the bigger number. So, we have negative 5 and positive 3. Ang mas malaki is si 5. Kaya ang sign natin negative ay negative. 2. So, 5 minus 3, that is 2. Ganyan ang ating subtraction of integers. Okay? Another one. Let's have 8 minus... Ang mga maliliit na number lang. O, sige, lakihan natin yung isa. 8 minus 10. Negative 8 minus 10. Tapos, 8 minus negative 10. And negative 8 minus negative 10. Ayan. So, we have 8 minus 10. Ilan? 2. 2 lang ba siya? So, ano ba yung sign ng may malaking number? 8 minus 10. Si 10. So, ito ay negative. Kasi 8 lang siya. Magtatanggal ka daw ng 10. So, mas malaki si 10. Eh, kulang si 8 kung magtatanggal tayo ng 10. Kaya, magiging negative ang ating sagot. Okay? And next, we have negative 8, tapos magtanggal ka pa ng 10. Negative 8 and negative 10, pag pinag-add natin sila, magiging ilan? Negative 18. Very good. Negative 18. Ang sign kasi nila is same negative. Tapos pag-add mo lang sila, 8 plus 10, that is 18. Next, we have, anong sinabi ko kapag may subtraction and negative, magiging positive. Okay? Wait lang. Ayan. So, di ba magiging addition ito? And 8 plus 10, that is ilan? 18. 18, very good. How about negative 8 minus negative 10? So, ito ulit magiging positive. So, negative 8 plus 10, magkaiba ng sign, negative si 8, positive si 10. So, susubtract natin and follow the sign of the bigger number. At ang bigger number is 10, that is positive na siya. So, 10 minus 8, that is 2. So, positive, 2 is the answer. Okay?
Clear na? Clear na? O naguguluhan pa sa subtraction of integers? Oo, guluhan po po. Okay. Ulit? Naguguluhan rin po ng konti. Oo. Magbigay pa tayo ng another example. So, halimbawa, 5, ay hindi. 9 minus 3, 3 minus 9, 9 minus negative 3, 3 minus negative 9, pinagbabalikad po lang sila para makita yung difference. Negative 9 minus 3, negative 9 minus negative 3, and ano pa ba? Negative 3 minus 9, negative 3 minus negative 9. Ayan, yan yung isasolve natin para makita nyo yung difference. So, dito, 9 minus 3, alam nyo naman siguro ang sagot, that is 9 magtanggal ka ng 3, that is 6. Si 3, magtanggal ka ng 9, pwede ba siya? Negative 6. Negative 6, bakit? Hindi siya pwede kasi 3 lang siya, hindi ka pwede magtanggal ng 9. So, ilan yung kailangan mo para maging 9? So, that is 6. And since kulang siya, negative, that's why negative 6. Next, we have, meron tayo ulit dito, subtraction and then negative. Magiging positive yan, tandaan nyo yun. And 9 plus 3 now is equal to? 12. Next, meron ulit tayong ganito. Subtraction of negative magiging positive. So, 3 plus 9, that is? 12. And dito, negative 9, magma-minus ka ng 3, pag-a-add mo lang yan, and same sign. So, negative. And 9 plus 3, negative that is? 12. Very good, negative 12. And next, meron tayong ganito ulit, magiging positive ito. So, negative si 9, positive si 3, anong gagawin natin? So, subtract. Plus. Hindi na. Negative 9 minus negative 3. So, subtraction of negative magiging positive. Magiging negative 9 plus 3 na siya niyan. I-rewrite ko na lang. Negative 9, subtraction of negative magiging positive 3. So, negative si 9, positive si 3, kaya ima-minus. And 9 minus 3, that is 6. Pero sundan negative natin yung 6. Sign na may malaking negative number. Very good, negative 6. And this one, negative 3, magma-minus tayo ng 9. So, sundan lang natin yung sign nila, which is negative. And 3 plus 9, that is 12. 12. Kaya ang sagot ay negative 12. Next, we have ganito ulit. So, si subtraction of negative magiging positive. I-rewrite ko lang siya. Negative 3 magiging plus 9 na siya niyan. And since negative si 3, positive si 9, magkaiba sila ng sign. Kaya isusubtract. 9 minus 3, that is 6. And the sign of the bigger number negative is? Ito na. Ano ba yung mas malaki? Si 3 o 9? Positive. Positive. That's why ang final answer is positive 6. Naintindihan? Basta kapag nakakita kayo ng subtraction of negative, magiging positive na siya. And kapag nagsusubtract tayo, tignan nyo lagi yung sign na may pinakamalaking number. Okay? Nalilito pa ba? Nalilito pa dito? Nasaan na yung mga nalilito? Tony, Andrea, nalilito pa ba? Hindi na po. Okay, hindi Mervy, na po. Mervy, clear na ba? Opo, teacher. Jamira, Princess, Yukin, clear? Jake, clear na ba Opo sa inyo? Okay. So, mag-proceed na tayo sa multiplication Opo and division. So, madali lang itong sa multiplication and division. Meron tayong mga rules din na pinag-aaralan dito sa mga sign. So, pagsamahin ko na sila, multiplication and division kasi same rule sila. So, yung mga symbol muna yung anuhin ko. Ne? So, dito, kapag ang sign natin ay positive or same sign, imultiply natin siya kay positive. Tandaan kapag same sign, ayan, positive, positive. Tapos, negative, times natin siya kay negative.
Ayan. Kapag same sign, tandaan nyo, ang laging sagot dyan is positive. Ayan. Kapag naman different sign, for example, positive, itatimes natin siya kay negative, I mean, and si negative, itatimes natin siya kay positive, vice versa. Ayan. So, magkaiba sila ng sign, di ba? Una, si positive, itimes siya kay negative. Pangalawa, si negative, itimes siya kay positive. Ang sagot dyan is parehong negative. Okay? Ganon din sa division. Halimbawa, si positive, dinivide siya kay positive. Pag same sign, or si negative naman, dinivide siya positive kay negative. Ang sagot dyan is same lang. Basta kapag pareho positive ang sign, the answer is positive. And ganun din dito, kapag si positive, dinivide siya kay negative. And si kabaliktaran naman, si negative, dinivide siya kay positive. Kapag magkaiba ang sign, tandaan nyo, the answer is always negative. Okay? See the difference, ne? Basta pag pareho ang sign sa multiplication and division, positive ang sagot. Kapag magkaiba sila ng sign sa multiplication and division, ang sagot is always negative. So, for example, meron tayong maliit na number muna. 3 times 4, negative 3 times 4, negative 3 times negative 4, 3 times negative 4. Ayan. So, dito, 3 times 4, that is? 12. And positive sila pareho, kaya ang sagot ay positive. Sige nga kayo magbigay ng sagot. Ito, negative, negative 12. Positive si 4, kaya ang sagot ay negative 12. Dito naman, negative si 3, negative si 4, ang sagot ay? 12. Very good. And dito, positive si 3, negative si 4, ang sagot ay? Negative 12. So, ganyan lang siya. Ganyan lang siya kadali. Parang nag-multiply lang tayo ng numbers, pero tumitingin tayo sa sign. Kapag magkapareho sila ng sign, positive ang sagot natin. Kapag magkaiba ang sign, negative ang sagot natin. Okay? So, division naman, halimbawa, 12 divided by 3. Tapos, 12 divided by negative 3. Next, negative 12 divided by 3. Next, negative 12 divided by negative 3. Ayan. So, 12 divided by 3? Ilan? 12 divided by 3? 4. 4. So, positive sila pareho, kaya positive ang sagot. 12 divided by negative 3? Negative 4. Very negative good. 4. Negative 12 divided by positive 3? Negative 4. Negative 4. Very good. Negative 12 divided by negative 3? 4. Positive 4. So ngayon, since konti lang kayo, bibigyan ko kayo ng tag-iisang task. Okay? Clear ko lang yung ating. Tignan natin kung talaga bang naiintindihan nyo. So for Raf, pakisabi na lang yung sagot, Raf. Okay? Dito ka sa multiplication. Wait lang. We have 15 times 2 and 15 times negative 2. Next, we have negative 15 times negative 2. Next, we have negative 15. Tignan lang natin kung talaga bang naiintindihan nyo. Negative 2. So, Raf, will you give me the answers? So, dito. Positive 13 po. 13? 30. Very good. Next. Negative 30. Very good. Next. Positive 30. Very good. Next. Positive 30. So, ay, may umulit na eh. May umulit dito. Okay lang yan. At least alam mo kung ano yung pinagkaiba nila. Okay? Another, we have Margaret. Margaret. So, we have... Ayan, sige, one. We have 13 times 1, 13 times
or negative 13 times negative 1. Next, we have negative 13 times 1. And last one, we have 13 times negative 1. Margaret, 13 times 1? 13. 13. And next, we have negative 13 times negative 1. That is? Positive 13. Very good. Next, negative 13 times 1. That is? Negative 13. Very good. Next, 13 times negative 1. Negative 13. Very good. Next, we have John Mervy. Yay! Okay, so dito. Ayan, Mervy, we have 2 times 6. That 12. Is 12. Next, we have negative 2 times negative 6. That is? Positive 12. Very good. Next, positive 2 times negative 6. That is? Negative 12. Very good. And next, negative 2 times 6. That is? Negative 12. Very good. Next, we have Alexa. This one. Alexa. Okay, we have Alexa. We have 7 times negative 3, that is? Negative 21 po. Very good. Next, negative 7 times negative 3? Positive 21 po. Next, we have negative 7 times 3? Negative 21 po. Next, we have 7 times 3? 21 po. Very good. Next, we have Tony. So, sige nga Tony. Explain mo kung ano yung difference kapag sa mga sign. Tony? Okay po. Pag ano po? Pag negative po. Negative okay. Po na number, na integer. Yun, meron po siyang dash na nag-i-indicate po na negative number siya. Tapos okay. Po pag positive po, positive integer po, wala po siyang dash. Two number lang po siya. Paano pag pareho ang sign, pinag-multiply or divide? Anong sagot? Magiging positive integer po siya. Okay. Tapos, pag magkaibang sign? Magiging ano po siya? Negative integer po. Very good. Rian? Ngayon, sa addition and subtraction, Rian? Hello Rian. Po. Okay. So, explain mo nga sa akin kung paano tayo nag-a-add ng mga numbers. Kapag may positive, negative, sige. Kapag halimbawa, po nag-add ng numbers, kapag po may negative, kung mataas po yung negative, yun po yung susunod na sign. Ilalagay, na sign po. Halimbawa, Rian, meron tayong positive, isusubtract siya kay positive. Kunwari, ang sign niya, or ang number ay 5 plus 9. Ano kaya ang sign? Magiging positive pa rin po siya. Positive siya. Paano kapag negative? Halimbawa, negative 5 plus negative 9. Ano kaya ang magiging, sign? Magiging positive pa rin po siya kapag pinag-plus po din yung dalawang negative. Halimbawa, meron tayong negative 5 plus negative sa pag-times lang po pala yung oo, yung sa pag-times lang yun. So, tandaan kapag sa multiplication and division, kapag pareho silang negative, positive ang sagot. Negative. Pero,
sa addition and subtraction, ayan. Sa addition kasi, kapag pareho silang negative, sundan mo lang yung sign nila, which is negative, okay? How about princess? Princess, kapag meron tayong subtraction yes, of negative numbers, magiging? Ito, yung ganito. Pwede po pag iulit po. Kapag subtraction of negative numbers, magiging? Ano magiging sagot? Subtraction po. Oo, negative numbers. Oo, magiging? Wait, yung wala po may. Kapag halimbawa, oh, 2 minus negative 1. Oh, kapag subtraction of negative numbers, magiging? Oh, yun na yun pa rin po siya, yung parang, ang tawag doon? Ito na, itong subtraction of negative numbers, Raph, ano kasing magiging sign na to? Magiging positive. Positive. Oh, positive. Tapos, ang sagot na niyan nito ay 2 plus 1. Oh, princess. 2 plus 1 yan is? 3. Okay, so tandaan kapag subtraction of negative numbers, magiging positive siya and then mag-proceed ka na siya sa addition, okay? Yukin, naiintindihan mo ba yung ating operations? Yung sa GEMDAS kanina? Yukin? Wala si Yukin kanina? So, yung diniscuss kasi namin kanina. Ngayon kasi may mga bagong, ang tawag dito, bagong join. So, meron kaming diniscuss na GEMDAS rule. Yukin, may idea ka ba sa GEMDAS rule? Mag-react na lang, Yukin. May idea ba sa GEMDAS rule? Okay, meron siya. So, yung G stands for grouping, E stands for exponential, M and D stands for multiplication and division. Kahit ano mauna sa kanila, kahit mauna sa division, okay lang. And addition and subtraction, ganun din, kahit ano mauna sa kanila, okay lang. Okay? Yes. Sure, meron na pong mapiling. Meron po kami Zoom. Okay, okay. Oo, meron naman tayong, meron pa naman tayong 3 minutes, okay? Nire-review ko na lang naman kayo. Okay na ba ito? Ito kasi yung pinakaunang diniscuss namin kanina, yung GEMDAS rule. G, grouping, E, exponential, M, multiplication, D, division, A, addition, and S, subtraction. And yung sa understanding integers, meron tayong number line na kung saan ang pinakagitna is 0. Ang gitna is 0. Tapos from 0 papunta sa right, we have positive numbers. And 0 papunta sa ating left, we have negative numbers. And kapag mag-a-add, ayan, kapag positive silang pareho, positive ang sign. Kapag negative sila pareho, negative ang sign. Kapag sa subtraction, negative subtraction of negative numbers magiging positive. And sa multiplication and division, kapag magkapareho ng sign, positive ang sagot. Kapag magkaiba ng sign, negative ang sagot. Okay? Clear na ba lahat ng discussion? Clear na ba lahat ng discussion this day? So, kindly react. Opo. Okay, react. Meron pa tayong 2 minutes. React kung naiintindihan na yung discussion. Para at least, isend ko na siya later sa inyong group chat. O, sige. That's all for this day. Pasok na kayo sa inyong next subject. Bye!